Magandang araw mga bata! Welcome sa ating ESP4, ikalawang markahan, Module 7, Pasilidad at Kapaligiran, ating aalagaan. Sa module na ito, inaasahang matututuhan mo ang isa sa pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto. Ito ay ang nakapagpapakita ng paggalang sa iba sa mga sumusunod na sitwasyon. Paggamit ng pasilidad ng paaralan ng may pag-aalala sa kapakanan ng kapwa tulad ng palikuran, silid-aklatan, at palaruan. Pagpapanatili ng tahimik, malinis, at kaaya-ayang kapaligiran bilang paraan ng pakikipagkapwa-tao. Mga bata, bago tayo magsimula sa bagong aralin, magbalik-tanaw muna tayo sa nakaraang aralin. Handa na ba kayo? Panuto, iguhit ang puso kung ang pangungusap ay tumutukoy sa tamang gawi at star kung mali. Una, kinukulit ang kapatid na may sakit. Magaling! Ang tamang sagot ay star. Pangalawa, tumitigil sa paglalaro at pag-iingay kapag may nagpapahinga. Mahusay! Ang tamang sagot ay puso. Pangatlo, nag-i-standby sa harapan ng silid-aralan sa oras ng klase. Ang tamang sagot ay star. Pang-apat, nakikinig kapag may nagsasalita o nagpapaliwanag. Mahusay! Ang tamang sagot ay puso. Panglima, pinagsasabihan ang mga kaibigan na huwag mag-ingay dahil natutulog ang kapatid. Tama! Puso ang tamang sagot. Ang unang aralin sa Module 7 ay tungkol sa paggalang sa paggamit sa mga pasilidad ng paaralan ng may pag-aalala sa kapakanan ng kapwa. Narito ang mga layunin sa Aralin 1. Una, natutukoy ang mga paraan ng pagpapakita ng paggalang sa paggamit ng pasilidad ng paaralan ng may pag-aalala sa kapakanan ng kapwa. Pangalawa, nakasusunod sa mga tuntunin ng wastong paraan ng paggamit sa mga pasilidad ng paaralan ng may pag-aalala sa kapakanan ng kapwa. At ang panghuli na pahalagahan ang wastong paggamit ng pasilidad ng paaralan ng may pag-aalala sa kapakanan ng kapwa. Mga bata, namimiss nyo na bang pumasok sa paaralan? Natatandaan po ba ang mga pasilidad sa loob ng paaralan? Alam ko, namimiss nyo nang pumasok sa paaralan at makita ang inyong mga kaklase, pati na ang inyong mga guro. Kaya naman, sa aralin na ito, muli nating balikan ang mga pasilidad sa loob ng paaralan. At syempre, kung paano ninyo ito ginagamit ng may paggalang at pag-aalala sa kapakanan ng kapwa. Sa paaralan, makikita ang iba't ibang uri ng pasilidad. Mahalaga na ang mga ito ay maayos, malinis, at tama ang paraan ng paggamit sa mga ito. Ang pagsasaalang-alang sa iba pang taong gagamit ng bawat pasilidad ay nagpapakita ng paggalang sa karapatan ng kapwa. Mahalaga ang may maayos at malinis na pasilidad sa paaralan. Ang pagpapanatili ng kaayusan nito ay isang hamon
sa bawat isa. Ang mga pasilidad ng paaralan tulad ng silid-aklatan, klinika, palikuran, kantina, silid-aralan, hardin, gymnasium, laboratorio, at palaruan, at iba pa, ay napakahalagang bahagi ng pagkatuto upang masiguro ang epektibong benepisyo ng mga ito sa paaralan. Kinakailangan ang maayos at tamang paraan ng paggamit sa mga ito. Ang pagsasaalang-alang sa iba pang taong gagamit ng bawat pasilidad ay nakatutulong upang mapanatiling maayos at malinis ang pasilidad. Ang tamang saloobin sa paggamit ng mga pasilidad ay dapat na may pakita hindi lamang sa paaralan kundi gayon din sa lahat ng pasilidad sa komunidad. Mga bata, mahuhulaan mo ba kung ano ang nasa screen? Magaling! Ito ay silid-aklatan. Ang silid-aklatan, dito natin matatagpuan ang iba't ibang uri ng babasahin, maging ito man ay aklat o pahayagan. Ito kaya mga bata, natatandaan niyo pa ba kung ano ito? Tama! Yan ay palikuran. Ito ang lugar kung saan tayo ay naglalabas ng dumi mula sa ating katawan, pag-ihi at paglilinis ng ating katawan. Natatandaan niyo pa ba kung ano ang pasilidad na ito? Magaling! Ito ay klinika. Ito ang lugar kung saan ginagamot ang mga batang may sakit. Ito kaya mga bata? Natatandaan niyo pa ba kung ano ito? Alam ko isa ito sa mga paborito niyong pasilidad ng ating paaralan. Ito ang kantina. Ang kantina, dito nakabibili ng mga masusustansyang pagkain at inumin. Ito namang pasilidad na ito ay alam kong alam ninyo. Dahil dito kayo madalas pumunta kapag gusto niyong makakita ng mga magagandang bulaklak. Ito ang hardin. Makikita ang iba't ibang uri ng mga halaman at bulaklak na nagpapaganda sa kapaligiran. Mga bata, alam kong alam na alam ninyo kung anong pasilidad ito. At alam ko na miss nyo nang pumasok sa paaralan lalong-lalo na dito sa pasilidad. Ito ang silid-aralan. Ito ang lugar kung saan nagaganap ang mga klase o pagtuturo ng iyong mga guro. Ito kaya mga bata, nahuhulaan mo ba kung ano ito? Tama, ito ang gymnasium. Gusali o silid na inayos at nilagyan ng mga gamit pang sports para sa mga gawaing kaugnay sa pagpapalakas ng katawan. Alam kong alam nyo ito. Tama, ito ang laboratorio. Ito ang lugar kung saan nag-eeksperimento ang mga batang katulad ninyo sa signaturang science. Miss nyo na bang maglaro? Oo, alam kong miss nyo nang maglaro kasama ang inyong mga kaklase. At itong pasilidad na ito ang isa sa pinakapaborito nyong pasilidad ng paaralan. Ito ang palaruan. Ang palaruan ang lugar kung saan nakapaglalaro ang mga batang katulad ninyo. Narito ang mga tuntunin sa wastong paggamit ng mga lugar pang paaralan. Narito ang wastong paggamit sa palikuran. Una, panatilihin ang kalinisan ng dingding at sahig ng palikuran. Pangalawa, buhusan ang inidoro matapos itong gamitin. Pangatlo, iwasang magkaroon ng pagbabara sa mga inidoro. Pangapat, maghugas ng kamay pagkatapos gumamit ng palikuran. At ang panglima,
iwasang kumain, maglaro, at mag-aral sa loob ng palikuran. Sumunod naman ay ang sa kantina. Una, tangkilikin ang mga produkto o paninda sa kantina ng paaralan. Pangalawa, ibalik ang mga tasa, baso, kutsara at iba pang kagamitan sa pagkain matapos itong gamitin. Pangatlo, panatilihing malinis ang kantina. Narito naman ang mga pangangalaga sa mga pag-aari ng paaralan. Una, lagyan ng cover ang mga aklat. Iwasan ang pagpunit o pagsulat sa bawat pahina ng mga ito. Pangalawa, panatilihing malinis ang mga dingding, bakod at arangkahan ng paaralan. Pangatlo, panatilihing malinis ang mga upuan at mesa. Iwasan ang pagsulat sa mga ito. Pang-apat, isara ng mabuti ang mga gripo matapos itong gamitin. Panglima, pangalagaan ang mga halaman at bulaklak sa hardin ng paaralan. Pang-anim, linisin ang mga kasangkapan at kagamitan. Ibalik sa tamang lugar matapos itong gamitin. At ang pang-walo, gamitin ng maayos ang mga kagamitang panlaro. Pagkatapos nating malaman ang gustong paggamit sa mga pasilidad ng ating paaralan, mga bata, tandaan natin, nararapat lamang na ang mga ito ay ingatan at gamitin sa wastong paraan. Ang paggamit ng pasilidad ng paaralan ng may pag-aalala sa kapakanan ng kapwa ay nagpapakita ng paggalang sa karapatan ng iba. Bawat mag-aaral ay may karapatan sa pagkakaroon ng maayos at kaaya-ayang pasilidad sa paaralan, tulad ng palikuran, silid-aklatan, palaruan, at iba pa. Ang mga pasilidad na ito ay nakatutulong sa mga kaganapan ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Ngayon naman mga bata, kunin ang inyong notebook sa ESP4 at ballpen at sagutin ang pag-alam sa mga natutuhan. Panuto, basahin ang sumusunod na pangungusap. Isulat kung tama o mali ang paggamit ng pasilidad.